Hi guys, welcome back again sa ating YouTube channel, The Action Man. Una sa lahat, magandang gabi po at gabi na dito sa atin, no, sa Pilipinas, no? At dito sa amin ay umuulan, no? Kaya medyo malamig ang inyong ka-action, no? So, mga ka-action, may bibigyan lang po tayo ng reaction at komento dito sa mga naga-comment diyan sa ating mga video, no? Kasi pag wala kasi akong ginagawa, mga ka-action, ako po ay nagbabackride at nagbabasa ng mga comment. At dito nga sa videong in-upload ko na may title na Grabe, umusok ang ilong at tinawag tayo na salot ng gobyerno. Yan ang naging title dyan ng video ko. At may dalawang umuusok naman ang ilong, no? Yung iba hindi ko na pinapansin. So alam nyo na mga ka-action, tanggap ko po ang pagbabash nyo dito sa akin. Wala pong problema. Welcome na welcome po kayo dito sa network ko, no? So, total, nagmamaritis lang naman ako sa Facebook at sa ibang mga YouTuber, no? Eh, magbibigay tayo ng konting reaction dito sa naging pahayag niya at naging comment, no? Ang haba-haba naman itong comment mo. So, para lubos natin maunawaan, ito ang naging comment ni Romeo Yap. Hanggat patuloy ang panggugulo nyo sa gobyerno, wala talagang silbi ang mga pinaggagawa nyo. Ang sarap makatulong sa kapwa na walang bahid na kasamaan. Ano ba ang tawag sa taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo? Kaya nga kayo nagkaganyan. Wala kaming pakialam kung hanggang sa kamatayan nyo na ipagpatuloy ang angat buhay nyo. Ang sa amin ay bigyan nyo ng pagkakataon ang mga Marcos, ang mga side nila sa mga pinagbibintang nyo o ng librong natutunan ng kabataan. Di pa nga nakapag-umpisa si BBM, tinitira nyo na, kinukontra nyo na. Ano ba ang tawag dyan? Di ba kaipokritohan? Kayo yung nag-claim na may high education, pero ang utak puno naman ng kabastusan, lalo na ang nanay Lini nyo, abogado na walang alam. Yun ang naging comment ni Romeo Yap. Well. Total, ganito naman ang comment mo sa akin. At maraming salamat po sa panonood mo. Ayan. So, una sa lahat, kung may nasasaktan man dito sa mga sinasabi ko sa aking YouTube, kayo na rin po ang gumawa ng eksena kung bakit ko nabuo ang bidyong ito at yung mga ina-upload ko pa dyan. Nanggaling din po yan sa inyo, kaya ako ginawaan ng reaction at komento. Kaya kung nasaktan man kayo, nasa sa inyo na yan, no? Katotohanan lang po, no? Hindi po ito kasinungalingan at hindi po ito gawa-gawa. Kayo po mismo ang gumagawa, kaya ginagawan din namin ng reaction. Alangan ba naman pabayaan namin kayo dyan? No? Okay lang kung ibang tao ang titirahin nyo. Pero kung si Attorney Lenny Robredo ang titirahin nyo at parang sa tingin namin ay mali, eh talagang ipagtatanggol namin si Attorney. Di ba? So dito sa sinasabi mong kabastusan, sino po ba talaga ang naging bastos? Kasi dyan sa naging upload ko na kung saan ka nag-comment, is si Earn Mission, no? Nag-comment siya na salot kami sa gobyerno. Paano kami naging salot ng gobyerno? Salot ba yung tumulong sa kapwa-tao? O di ba kabastusan yon? Ha? At dito sa sinasabi mong kinukontra namin si BBM, paano naman po, paano mo po nasabi na kinukontra namin? Eh wala naman po kaming ginagawa. Kung hindi, tumulong lang naman sa kapwa. Kung mainit po ang ulo nyo dito sa angat buhay, at ginawa lang ito ni Attorney para panlaban sa mga Marcos, hindi po yun. Mali po yung mga hinala nyo, no? Ginawa ito ni Attorney dahil po gusto niyang makatulong, no? Dapat nga po sana magpasalamat na lang kayo. At may isang Attorney na handa pa rin tumulong. Kasi kahit ang mga nasa administrasyon, magpapasalamat dito sa angat buhay dahil naging katuwang nila ito, di ba? No?
Tsaka hindi po kami mga bastos katulad ng sinasabi nyo. Kayo po ang nagiging bastos sa social media. At dito sa sinasabi mong kiniklaim namin ang high education, totoo po yun. Gusto mo, hatiya na kita. No? Para magkaroon ka rin ng high education. No? Para naman minsan, mapaisip ka na rin. No? Dito po sa mga video na ina-upload ko is, sinusupalpal ko lang po ang mga mali. No? Sana, panuorin mo muna ng maayos ang video, kung ano ba ang naging topic ko, at bakit ko nasabi, bago ka po makapagganito. No? At sana po, tigilan nyo na po ang pag-iinit nyo sa angat buhay. Kasi ang angat buhay din po, ang layunin at hangarin lang niyan, ang makatulong po sa mga kapwa Pilipino na naghihirap, katulad ko o katulad mo, kung mayamang ka, napakaswerte mo. Okay? Yun lang po, Mr. Romeo Yap. I think mayamang ka kasi Yap ang apelyido mo, no? So, napakaswerte mo kung mayamang ka. So, dito tayo sa pangalawang comment. Dito kay Domingo Makaraing. Tumigil ka, walang action dyan sa ginagawa mo. Action man, magpalit ka ng pangalan. No action man at all. Putos off, amo mo. Maganda umpisahan nyo na. Magkumpanya, ngayon pa lang. Ngutso-ok-ok. Hindi ako na-inform mga ka-action ha. May manager na pala ako ngayon dito sa channel ko. Domingo, bakit hindi mo ako na-inform na naging manager na kita dito at kaya mo akong diktahan para palitan ang pangalan ng channel ko? Ang galing mo, tol. Ang galing mo, bro. Congratulations. No? Ang galing mga ka-action. Ang galing ni Domingo. Utusan ba naman ako para magpalit ng pangalan ko? Bigyan mo nga ng palakpakan, direct. Ang galing mo talaga. Kung mapanood mo to, ano, kung mapanood mo to, Domingo, no? Domingo, makinig ka. Kung mapanood mo to, maraming salamat pala sa pag-inform. Ngayon, alam ko na na may manager pala ako dito sa network ko. Na kaya akong utos-utusan na magpalit ng pangalan. Pero excuse me po, kahit manager ka, hindi kita susundin. Kasi alam mo kung bakit. Sariling network ko to. Gumawa ka ng sarili mong network at doon ka mag-ngal-ngal na mag-ngal-ngal. Ha? Domingo? Kung hindi ka ba naman syunga-syunga, utusan mo pa ako para magpalit ng pangalan. So yun lang, Mr. Domingo, no? Thank you talaga at na-inform mo ako na may manager na pala ako na kaya mo pala ako utusan para magpalit ng pangalan. Sana all! So yun lang mga ka-action, no? Thank you for watching and good night everyone!